Okay, good day everyone. So ngayon po, i-demo ko lang po sa inyo kung paano po tayo makakagawa ng isang general Google Meet link para po sa ating klase, para po sa buong school year. Siguro, marami pong tanong sa atin sa utak, Sir, pwede po ba or dapat po ba kaming gumawa ng aming Google Meet link every time po na meron kaming synchronous online learning? The answer is no. So ano po ang pwede po namin gawin? So una, pupunta po muna tayo sa inyo pong classroom.google.com. And then, syempre, you need to create your own class. Pero for this demonstration, I already have my graphics design classroom for my Google class. Then I will just click here the graphics design. Ngayon, ang aking pong ginagamit sa aking classroom ay ang aking pong DepEd account. Baka po meron kasi kayo mapansin dito, Sir, ito na po ba yung Meet link na tinutukoy nyo po kanina? The answer is no ulit. Bakit po? Ito pong Meet link na to ay nakakapag-generate using the DepEd account. However, kapag ang mga estudyante ay naka-Gmail lamang, hindi po nila makikita yung link na to. So, ibig sabihin, hindi po natin ito gagamitin para po sa ating classroom. Bakit? Kasi wala po silang G Suite account. At meron lang po sila ay ang kanila pong ordinary Gmail account. So, ano po ang pwede po namin gawin para po makapag-create kami ng iisang Google Meet link na gagamitin for the whole school year? So, dito sa taas, may mapapansin po kayong stream, classwork, people, and grades. So, punta po kayo dito sa ating classwork. Sa classwork po, meron kayo dito makikita ang create, meet, Google Calendar, and class drive folder. Muli, itong meet na to ay intended lamang para po sa ating mga naka-DepEd or G Suite account. So, ibig sabihin, ang mga batang mag-open itong classwork nila, hindi nila makikita itong meet na to. And then, also, ang gagamitin lang natin sa ngayon ay ang ating Google Calendar. Since ito po ay applicable for both free and in G Suite account. So, I will just click here the Google Calendar. So, magko-prompt dito, I will add here a calendar for graphics design 8 Euclid. Bakit po kailangan po mag-add calendar, Sir? Una, dahil ang ating pong calendar ay naka-integrate po sa ating account. So, ibig sabihin, maaaring naka-calendar po ang ating pong mga schedule na personal, ang ating pong contacts, reminders, and other tasks. Ngayon, if you don't want to integrate or paghaluin ang inyo pong mga schedule, you can just simply create your own calendar. Katulad po ng ginawa ko po kanina. And ang pangalan po ng calendar na yon ay ang aking pong classroom. So, I will just click here the graphics design grade 8 Euclid. Ngayon, kapag naka-check na po ito, ano po ang sunod nating gagawin step? Siyempre, pupunta po tayo sa date ng unang pasukan, which is August 24. So, saan nyo po makikita yon? Dito po sa upper part portion, may makikita kayo doon next month. So, next month, and then makikita nyo na po agad doon yung August 24. So, ngayon, paano po kami gagawa po ng aking schedule, Sir? May binigay na pong schedule po sa atin last week at ang aking pong schedule, for example lamang, ay every Monday and Wednesday. So, kiklik ko po ito. Kiklik ko po itong 24 and then may lalabas po dito add title and time. So, yung add title and time po na yon is still up to you kung ano pong gusto nyo ilagay. Pero for this demonstration, I will put here 8 Euclid online class, and then you can choose among these options. Pero syempre doon lang po tayo sa events. Pero kung gusto nyo po siyang explore, wala lang po problema. Ngayon, what will be the next step? So para po dire-diretso tayo, I will just click here more options. Ulitin ko po, ito pong August 24 clinic ko, close ko lang po ulit, discard ko. Ito pong grade graphics design clinic ko, then pumunta po ako sa August 24, pinindot ko si August 24, then may lumabas na po dito add title and time, and then I will type here my schedule. So grade 8 Euclid online class. Ngayon,
Sabi natin, sir, diba po ang aking pong schedule every day ay 9 o'clock to 10 o'clock in the morning every Monday and Tuesday. Or sorry, every Monday and Wednesday. Ito po ang gagawin natin. So, I will click here, more options. Ngayon, may makikita kayo ditong August 24 to August 24. So, fix nyo po muna yon. And then, may makikita kayo ditong all day. So, syempre, I will just uncheck this one. Kasi nga, sabi ko, ang schedule ko lang sa aking klase is every 9 o'clock in the morning up to 10 o'clock in the morning. So, papalitan ko itong 10 a.m. ng 9 o'clock. So, click nyo po yung 10 a.m. Then, may makikita kayo dito 9 a.m. until 10 a.m. So, meron lang po akong 1 hour time. Eh, sir, kailangan nga po mag-repeat. So, what will I do next? I will just click here, does not repeat. Tapos, may lalabas po doong mga drop-down options. So, I will just click here, custom. Ngayon, yung repeat on po ang ilalagay natin. Repeat on Monday and Wednesday. Ulitin ko po. Repeat on Monday and Wednesday. Bakit? Kasi ayun po yung schedule na naka-assign po sa akin. Next po, eh sir, paano po kung 3 days po ang aking meeting? So, halimbawa, Thursday. So, I will click also Thursday. What will I do next naman po, sir? Eh, until April 30 lang po tayo. So, yung ends, pipindutin niyo po yung on, then you will choose April 30, for example lang po. April 30. So, ibig sabihin, ito pong aking schedule is until April 30, 2021 lang. Kasi ayun po yung end ng school year. And then, I will click here, done. Next pong gagawin po natin is you need to add Google Meet video conferencing. So, just simply click that. And it will generate automatically a link for your Google Meet classes. Ngayon, ano pong next step? Hayaan nyo po muna yan. Next step po natin, you can add your location. You can have the notification or by email. Para saan po itong notification? Just in case na makalimutan po ng bata na mayroon silang schedule, automatically pwede po silang ma-notify by having the Google Calendar or by the email address. Ngayon, I will just use my notifications. So, yung notification na yun, mag-notify siya na 10 minutes na lang before mag-klase na para sa aking graphics design. Next, ito pong calendar na to, diba, nakapangalan pa sa akin. Ngayon, sabi ko, nag-create ako ng calendar kanina. Ang pangalan ng calendar ko ay Graphics Design Grade 8 Euclid. Kasi nga, ayokong mapasama yung schedule ng aking online class sa aking mga personal schedules. So, I will just select here Graphics Design Grade 8 Euclid. And then, you can change the color of it based on your preference. So, for example, I will just choose blueberry. Next po tayo. Meron po kayo ditong attachments, meron kayo ditong mga add description, so it's still up to you kung gusto nyo pong lagyan ng laman. Pero kung ayaw naman po, wala na pong problema. So just leave it blank. Next, question. Sir, paano po kami mag-a-add ng students? So for this demonstration, I have downloaded the Gmail ng mga estudyanteng sinend po doon sa ating pong group chat. So I have here this Gmail. Sir, i-retype ko po ba ito isa-isa? No. You just simply copy the Gmail account of the students. However, ito po yung mga common problem. Meron po kayong mapapansin po dito mga errors. Ayan. Yung mga errors po na yun, syempre, automatically, dapat kinokorrect po natin siya. Bakit? Kasi hindi po siya mag-a-add dun sa ating classroom. So, katulad ng experience yun ng iba, kapag mali po yung kanila pong mga Gmail, hindi po sila ma-add. Okay, ngayon, I will just add here my students. So, for example, I will just copy this one, Ctrl-C, and then paste it to my guest. When I once paste it to my guest, just press Enter. Ayan. So, kung mapapansin nyo po, automatically, nagkaroon po ako ng mga estudyante. Ayan, so I don't need to retype it by or
just copy paste lang po ang inyo pong mga Gmail account ng students. So ngayon, para po mapakita ko sa inyo kung ano pong perspective ng mga students, I will add here my own Gmail account. Ngayon. So dito po ang aking Gmail account, and then meron pong nakalagay dito na guest permissions. So yung guest permissions, syempre hindi natin pwede i-check yung modify event. Bakit? Kasi kapag chinekan natin yan, the students can delete, modify, can add to your event. So masisira yung schedule mo. So ano lang pong pwede nila magawa? They can invite others or they can see guest lists. Ayan po. So makikita nila kung sino yung mga invited pa doon sa ating pong mga Google calendar or sa ating Google calendar. Ngayon, once po na natapos ng ating pong addition ng guests or ng ating students, I will just click here, save. Next. May nagprompt pong tanong, would you like to send invitation emails to Google Calendar guests? You can have the don't send or send. Ano pong kinagandahan po nito? Ang kinagandahan nito, the students can be notified na sila po ay naka-add sa inyong pong Google Calendar. At the same time, meron po silang kopya na kung saan ano pong yung schedule ng kanila pong Google Meet link. So for this demonstration, baka magulat po yung kusino po yung mga estudyanteng ito. I-delete ko din naman po agad. So I will just send invitation to their emails. So send. And then may question dito, guests from outside your organization. So dahil po sila ay mga naka Gmail account or personal Gmail account at ako po ay naka dependent account, so I will invite external guests since hindi po sila part ng organization. So I will just press invite external guest. And then automatically, observe po natin ha, sabi ko I have classes every Monday 9 a.m., Wednesday, and also Thursday. So automatically they have or magkakaroon po sila ng schedule po sa aking Google Calendar. So ito po siya. Kung makikita nyo po at mapapansin nyo, so every Monday, Wednesday, and Thursday, meron po akong 9 a.m. session para po sa aking students under the 8th Euclid. So sabi natin kanina, dapat until April 30 lamang siya. So ito po yung April 30. After April 30, hindi ko na dapat makikita yung schedule ko. Tama po ba? Kasi May na ito, May 2021. So wala nang schedule ko na nakalagay. Ayan. So automatically, paano po malalaman, sir, yung Google Meet link? So pindutin po natin sa schedule. Ang aking link po ay ito. Pansinin niyo po ha. Ito po yung aking link. Check po natin yung iba pong schedule. Oh, sorry. Okay. Check po natin schedule. Okay, ito po yung link. Ito po yung link. Ito po yung link para sa April 26. Ito po yung link para sa aking April 8. So, kung mapapansin nyo po, hindi po nagbabago yung mga hyperlinks po natin. So, ibig sabihin, all throughout this whole school year, ayan na po yung mismong hyperlink na susundin po ng ating pong mga estudyante. Next, sir, ano pong other way para po isang link na lang po ang gamitin namin? Kasi mamaya, si estudyante, hindi niya po na-receive yung aking email. So, ito po yung isa kong tip sa inyo. So, copy this link. Ulitin ko po. You need to copy this link. And then, go to your stream. Tapos, you can post it in your classroom. For example, good day. This will serve as our official GMeet link for the whole school year. Then I will just paste the link here, or I can add here a link. So add po tayo ng link.
So, ito po siya. Ulitin ko po. Pumunta ako sa stream. Then, I will post an announcement. So, tinype ko po. Good day. This will serve as our official GMeet link for the whole school year. Then, I click here, add. Then, link. Tapos, pinaste ko lang po yung aking pong GMeet link na kinopya po kanina. So, pinaste ko po yun. Then, add link. Ayan po. Next. After po nun, I will just post it. And always make sure na ang inyo pong post na ito ay naka-pin sa taas. So, paano po ipipin sa taas? So, I will click here the 3-dot line or 3 dots. Then, may makikita kayong move to top. Eh, sir, hindi po nakiklik yung move to top. Opo, kasi automatically, ito po ay yung bago ko pong post. Kaya naka-top na siya. Pero, when I post something the following days or the following hour, ang mangyayari po, mamumove siya sa baba. Tama po? So, ang tendency, matatabunan siya. So, ikiklik nyo na agad yung move to top. Para po, yung ating pong Google Meet post ay hindi po siya matabunan. Ulitin ko po. Para hindi po matabunan yung ating Google Meet link, you can move to top. Next. Ano pong perspective po o makikita po ng bata po sa kanila pong Google Classroom? So, pupunta po ako ngayon sa aking pong personal Gmail account. So, ito po yung aking personal Gmail account. So, i-close ko po muna to. Then, magpo-proceed po ako sa aking pong gmail.com. Ayan. So, sa aking gmail.com, meron kayo makikita doon invitation. So, ito po yun. I have a notification of invitation in grade 8 Euclid class. So, meron kayo dito makikita ang invitation. So, I can click here, yes. Kung saan na-attend ako, maybe or no. So, kahit po ano yung pindutin ko dyan, okay lang po yun. And then, meron kayo dito agad makikitang join with Google Meet. So, ito po yung link na marereceive po ng students. So, ang kagandahan kasi nito, narereceive nila yung email ng invitation or yung invitation email nyo po sa kanila pong mga Gmail account. So, wala po silang ligtas na hindi nila na-receive kasi nga po nag-send tayo ng invitation. Just make it sure po na ang email account ng bata ay tama. Ngayon, for example, kiklik ko po itong GMeet na link. Kapag pinindot ko po yung GMeet na link, ito na po ang makikita nyo. So, syempre, I will allow my camera and microphone. Ayan. So, napapansin nyo po, ito na po siya. So, I will click here, add to join. So, dahil po sila ay students at tayo po yung nag-create po ng ating mga Google Meet link, syempre, si teacher dapat una siyang papasok doon sa link. Kasi mamaya, hindi naman pala siya pumasok sa link. Wala mag-a-accept doon sa students. So, I will click here the link. Then, enter. Then, syempre, I will join the class. Ngayon, meron na po agad mag-notify that someone wants to join with this meeting. So, admit. Ayan po. So, i-mute ko lang po. Ayan. So, ang tendency, makikita na ng bata yung Google Drive link. At the same time, yung ating pong schedule. Ngayon, sir, paano po makikita? For example, hindi na naman po makita ng bata yung invitation. Saan pa po nila pwede po makita yon? So, pwede po silang pumunta sa kanilang calendar.google.com. Ay, sorry. Perspective pala ng bata. Pupunta po sila sa kanilang calendar.google.com. And then, may marereceive po sila dapat dito na invitation. Ayan, wait lang po. Balikan po natin. So, open ko po itong link. Then, meron pong post. Then, this will serve as our official GMeet
So, kiklik ko po yun. Ayun yung po yung isang way. Yung isang way po, dapat, refresh ko po to ha. Hindi siya dumagdag. Ito. Ayan. So, pumunta po tayo dito sa aking schedule. Ayan. So, makikita po ng bata na ang kanila pong klase sa aking pong, sa kanilang teacher, sorry, sa kanila pong teacher ay yung klase po na nakalagay po sa schedule po na sinend po kanina ng teacher. So, automatically po yun, or automatic po yun. Ayan. So, once you send an invitation, tatlo pong way para po makita ng bata. Una, they can check via their email, Gmail. Second, kung hindi po nila makita, they can go to their respective classroom. So, pupunta po sila sa classroom nila. At kung hindi pa rin po nila makita, pwede pa rin po silang pumunta sa kanila pong Google Calendar. Ayan po. So, tatlong way po or three ways po ang pwede po nating i-offer sa bata para po makita po nila yung invitation. So, there's no such way na sabihin po ng bata, sir, hindi ko po nakita. Kasi una, tayo po ay merong sent link sa kanila at magno-notify po yun sa kanila. So, that's how we can create a general Google Meet link para po sa ating mga students. So, I hope this tutorial will help you in creating your GMeet link just once. Ayan po, ulitin ko po, just once. Kasi nga po, mamaya baka ang practice, copy-paste ang copy-paste kay Messenger, tapos maguluhan na po si teacher at maguluhan na si bata kung saan pong GMeet po sila magkikita-kita. So, I hope this tutorial will help you a lot regarding your online synchronous learning. So, this will be the last part of our session. And thank you very much and God bless. Good luck po sa inyo pong dry run!